Hello, kumusta? So welcome back to my channel, Workshop Picks. So bago tayo magsimula, batiin lang natin ang ating mga na palagi nagko-comment at palagi nagbibisit at nanonood ng aking mga videos. So start natin. Ang kanyang channel po ay Basic Bob. So panoorin nyo lang po ang kanyang channel na ito. Marami kayong matutunan about electronics repair din po. Ang next po ay si Fix and Review. So, puro reviews. Halos kalimitan yung kanyang binablog sa YouTube, sa kanyang YouTube channel. Ang next po, babatiin ko ay si San Sigo Electronics. So, nagre-repair po siya ng iba't ibang klase rin. Meron siya dyan ng mga broadband, about line, line ng mga ano, amplifier. Ayan po, visit nyo lang ang kanyang channel para kayo ay matuto. Ganon din si Mandy Imperial sa Panda. So marami din po siya mga video about electronics, mga CRT TV, yan, amplifier, so BCD, mga sinuunang BCD na component. So visit nyo lang po ang kanyang channel, panoodin nyo po para kayo matuto. Ang huli po nating babatiin ay si Sir Alex Bautista Difficulty and Electronics. So, visit nyo lang po yung channel niya. San magaling po yan si Sir Alex. Ang pagbati po ay buhat sa aking channel, Workshop Picks. Suportahan nyo po ang aking channel. Nag-comment lang po kayo kung kayo may channel para po kayo ay aking mabati sa mga aking binablog about repair. So, hanggang dito na ang pagbati. Maraming salamat. Continue tayo sa ating ginagawa. Hello. So, kumusta? Welcome back. So, meron tayo dito ng iti-testing. USB overcurrent protection. Grabe niya. Ayan siya. Ito yung board na to. Ayan. Dinala lang sa atin to ng customer. Itong model niya. MSI A55M-E33. So, overcurrent protection siya. Bali, ito yung na-repair na nung nila. So, natanggal na yung mga protection dito, ST protection. Natanggal na nila. Pero, same pa rin. Overcurrent protection pa rin. So, yan ang re-resolvein ko ngayon. Tatanggalin ko yun. Kasi hindi pa na-solve nung unang nag-repair. Natanggal nila yung ano, pero bumabalik pa rin. So, power on natin. Start, power on. Ayan, check natin sa monitor. Ayan, makikita nyo. Ayan siya. Baka ano pa rin. Overcurrent. Yan. So, mas mamamatay. Yan. Ilang minutes. Yan, patay na. So, yan. Yan yung isa-resolvein ko siya ngayon. Kahit na-repair na siya, natanggal na yung mga protection dito, 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 lahat. So, I think, hindi pa solve yung issue. So, ngayon, i-re-repair ko siya. Yan. Let's check. Check natin kung may isang mataas sa bumping. Oops. Lagyan natin dito. Check na lang po. Makikita nyo, so may 5.2, so protect po talaga yan, 5.2, yan, mataas, so dapat 5.1 something lang, or 5.1 something, pwede siyang mataas, 5.1.99, so mataas yun, check natin dito. Okay, 5.1, okay lang yan, sakto.
Baba lang yan, 5.137 ganyan. Biglang tataas ng 5.2 something. Dito, mayroon pa dito yung protection. Mayroon yung protection dito. Yan, 5 points. Mababa lang, kaya 5 points lang. 5.137 ko lang yan. 3.2, okay, isa lang yan. Yung 1.6. Check na. Subukan ko i-remove yung mga parts na may ESD. Subukan ko lang. Kasi na-remove na nila yung ibang parts na may USB sa tapat ng USB may ESD protection. So, try ko sa ibang parts. So, let's wait for a while. Ayan, so already removed the parts. So, turo ko lang sa inyo. Ano ba yung ni-remove nating parts? Na available na lang na ni-remove natin dahil ito yung mga natitira. So, ano ba yun? Mga parts na yan. So, mayroon tayo dito ng isang ESD protection from the HDMI port. So, why? Bakit ba tatanggalin natin yun? Hindi naman siya USB. So, ang conversion kasi niya is 5 volts. Isa output of 5 volts. Galing po siya sa supply galing dito sa produce dito na 5.2 something. So, dito po yan pumunta. Bali, yung 5 volts niya. So, ni-remove ko na rin siya. 5 volts. May output siya na 5 volts. Isa rin po yan is the protection. So, mapansin nyo minsan ang pangalan niyan ay Agup. A-G-U-F something. Agup. A-G-U-A-P. So, yun yung pangalan niya. So, yan ay 5 volts din po yan. Tapos dito sa isang ano na to, itong HDMI port natin. So, kala lang natin wala siyang protection. Mayroon din po yan. So, mayroon po yung 5 volts na output. Na mayroon din yung ESD protection. Ganon din po yung ating LAN. Bagaman 3.3 volts lang yung sa LAN natin. So, mayroon po yung sariling ESD protection. Para pag tumaas yung voltage, is magpo-protect siya. Diba? So, ganon din yung ating SPI. Yung audio natin. SPI ba ang tawag doon? So, yung ating audio. Yung audio natin, meron yan dito. Dito. Yung part na nakita nyo ba yung tinuturo ko. So, pasensya na kayo, hindi yung pagandahan ng ating camera. Diba? So, na may power po yan. Hindi po natin natagal ng power. So, gamit na nga lang ako ng plastic. Yan. So, ito po. Meron po tayo dito isang ESD protection. So, ito po yun. Itong maliit na 4 peso na to. So, 5, ano din po yan. May 5 volts din po yan na input. Isa rin yung ESD protection. Tapos ngayon, may LAN po siya dito na 3.3 volts something. So, isa yan. I think, kailangan ko din siyang i-remove. Kaya ni-remove ko na siya. Yan. So, bali yung ni-remove po. Ito na lang kasi yung mga natitira eh. Meron na yung nandito kasi na iba. Ni-remove na nila ito. Ito, isa na to. Tapos ito yung nandito na dalawa. Yung nandito. Ni-remove na nga nila ito. Hindi ko lang kung hatir ang ginamit nila eh. Wala na yan. Tapos yung mga nandito na parts. So, na-remove na rin nila. Ito. Wala na siya. So, ito ay bali, siguro pangalawa tayo sa tumingin. Ayan. Bali, yung nanditong isa na may ESD protection din sa kanyang tawag dito. Sa kanyang keyboard at mouse. Hindi ko siya ni-remove. I think, hindi ko naman siya kailangan remove. Yun lang yung basic experience ko. So, ayan, na-remove na natin to. Ito, ayusin na to. So, ayan, hindi ko pa tinanggal. Pero, tanggal na yan. Ayan. Hindi ko palang dinadampot. Saka yung dito. So, nandito yun eh. Ito siya. Walang
Tatlo lang yung available na na-remove ko dito. Tatlo. Oh, bali, apat pala. Isa dito, CMI. Isang BGA, saka sa LAN, and sa audio. Yun na lang kasi yung available na may SD protection. At the rest, ito, pang lima. Pero hindi ko na siya kailangan tanggalin. Based naman sa testing ko, hindi naman siya umaakyat ng 5.2 yung supply. Dapat, yung ito kasi mga nandito na tananggal ko, so nagre-range po siya ng 5.2. 5.1.99, so masyado siyang mataas. Dapat mga 5.1 37, something lang ganun. Ayan, so kailangan ko siyang remove. So, ngayon, ipinawala na natin siya. Try natin, check natin. So, kunin ko lang yung keyboard. Ayan. So, mayroon pala tayong tagahawak. So, power on ko lang ulit. So, patin ko muna yung power. Ayos ko lang. Para natin makita at matesting. Tanggalin ko muna itong mga tinanggal kong chips. Ang ganda. Masyado siyang maliliit. Baka mag-cause pa ng short. Kailangan siyang tanggalin. Baka siya lumaglag, dumikit sa ibang pyesa. So, gumagana yung ating nire-repair. So, kasabihing sira. At hindi na magagawa ay kailangan ibalik sa dati. Then, already remove the ASD. So, let's check natin. Plug ko lang yung power. The power. So, doon lang natin yan, no? Power natin. Ito, pagdikitin lang natin yung kanyang 2 pins. Ayan. Check natin kung may lalabas na SD protection. Na USB o backup protection. Check. Sweet. Ayan po. Kita nyo yung logo. Lumabas siya. So ngayon, testing natin. Mga ilang minutes. Mga 15 minutes. Kasi 15 minutes yung kanyang SD protection. Galaw-galawin ko lang muna. So, magpo-protect naman po yan eh. Papasok yan sa USB. Over current protection kapag na-detect na niya. Ayan. So, nandiyan na tayo sa loob. Ayan. Napag na-restart kasi natin. Painitin muna natin. Habang tinitesting ko siya, kailangan natin siyang painitin yung kanyang mga pyesa. Lagay ng baka katitesting lang natin kaya ayaw mag-ano. Ayan. Painitin natin mga ilang minutes. So, ikot muna tayo sa kanyang bias settings. So, mayroon tayong nakasaksak po ng ating lahat pala ng ating ano, nakasaksak na. So, ito, USB mouse, conversion to USB. Tapos may USB ulit tayo dito. USB. So, nakasaksak na yan. Yan pa rin yung dati kanina. Para matesting siya natin ng maayos. Okay. Magana naman ang USB. Pansin nyo. It's working. So, may configuration siya dito. Passbook. Okay. Pwede naman yan i-enable. Passbook. So, maganda nga yung passbook. Hindi naman kailangan i-detect pa yung bias settings. Pwede natin yan i-enable natin. Para maganda. Hindi ko lang alam kung yung sa Windows 8. Bali, old model siya na board. Pwede natin enable na para supported yung Windows 8 pataas. Okay. Wala tayong nakasalang na hard disk. So, yung kanyang temperature. -55 degrees. Taas ng temperature niya. So, hindi ko lang kung anong pan nito. Ito lang kasi yung pan niya. Ang taas yung temperature niya. So, ito siya mainit. Yung mga kapasito. Yung IC niya, mata. Yung kanyang PCH. Sobrang pong init. Oh. Sobrang init ng PCH. Maganda niyan, may pan. Meron naman na bibiling palagay na pan. O kaya
sa ano, sa casing. So yan, try natin restart it then. Then yes. Tingnan natin kung lalabas ang USB overcurrent protection detected. Ayan, you can see. Hindi siya lumabas, no? So, okay na ba ang ating ginagawa? Yun ang tanong kung okay na. Ayan, so, ayan, tinitesting natin. Seconds lang naman yung office, ano eh, 15 minutes lang yun. Ah, 15 seconds. Yung USB overcurrent protection. Control at delete natin. Restart again. Para makita natin. Try and try. Baka magbago ang isip eh. Oh. Nagpakita na naman. So, ayan. Mapansin nyo. So, yung ano po, hindi ko na may pakita yung tawag dito. Bali, yung mga tinanggal ko lang po yung pinakita ko sa inyo. Ano po? So, ito lang po. At tinanggal ko siya, SD. Ayan. So, pasensya na. Autofocus, please. SD para sa kanya HDMI. Sabi, ngayon, tatanungin nyo, gagana pa po ba yan? Yung palaging tinatanong chinachat sa akin. Sa Facebook, sa YouTube. Yes, gagana pa po yan. So, ngayon, ito po, BGA. Mapansin nyo, may SD rin po siya dito. Ayan. Tinanggal ko po siya. Tanong, gagana po ba yan? So, tingnan nyo po. Kung gumagana o hindi, di ba? So, working pa po yan. Ano ba ang purpose ng ASD protection? So, i-google nyo na lang po. So, ang ASD protection is, ano siya, parang sensor siya na, halimbawa, yung USB natin, nasaksakan natin yung USB natin ay may mataas na current. Current, ano man tawag dito? Halimbawa, tumaas yung voltage yung sa USB natin. Halimbawa, nakakonek siya sa meron kasing USB port na meron kasing USB device na mayroong sariling supply. Kapag tumaas yung supply galing dun, halimbawa, nag-connect siya yung output saka input at output. Yung output dito. So, si SD po, yung nagpo-protect. Ngayon, pag na-detect ni SD na mataas yung voltage na detection niya sa kanyang detection. So, ang gagawin po ni ASD protection, i-shutdown niya si motherboard para po hindi masira yung motherboard. Yun po yung protection, yung ASD protection. Bish lang yun doon sa nalaman ko. Ano po? So, try nyo na lang siyang i-google. Kung mali ako, di pakicorrect na lang po. Ano po? So, ayan. Ito po yung tinanggal ko. HDMI, BGM, katabi. Katabi. Dito. Para sa kanyang SPIF ba yan? Sa audio, tawagin audio. Tapos sa kanyang LAN. So, tinanggal ko na po siya. Ngayon, tanong ba nila, magagamit ba yung LAN? Magagamit po yan. So, kung nagamit natin yung USB na tinanggal natin yung SD niya, nagamit, kumagana. Yung sa BGA, tinanggal natin yung SD, kumagana pa rin naman. Diba? Ganun lang naman po yung sagot. So, yun dito, sila na po yung nagtanggal yung naunang nag-check sa akin. Yung nandito. Pero at least po ngayon, it's working na po. Okay na po. So, ayan. So, hindi nagawa ng unang nagawa. So, tayo po yung nakasal. Ayan. Siguro na, ano kasi, napanood lang nila din sa YouTube yung ginawa ko. So, ginaya lang nila. Tapos, sa iba daw, sa ibang YouTube channel, nakita rin nila na ganon, sinresearch nila yung model. So, nagawa nila. Ang problema, hindi pa rin. Nag-auto-protect pa rin. So, ayan. So, titestingin natin siya. Titestingin ko na lang po siya ng matagal na matagal. Para wala tayong backlog. Control at delete. Restart. Ayan, lumabas pa rin. So, patay naman natin. Power supply. Bunutin natin ang power. Dito pala. Bunutin natin ang power. Baka naman dito, dito siya magpuprotect ulit. Saksakuloy natin. Baka
naman mag-protect uli. So, power on ulit natin. Okay. Power. Maka mag-protect naman siya. Maka nahihiya lang. Ayan, nagpakita na naman ang logo. So, dapat kasi mauna yung sa USB. Bago yan, kasi pag pumasok sa logo, matik. Hindi, wala siya na sense na na-overcurrent. So, ayan. Hanggang sa mali, hanggang dito na lang aking video. Ang ating vlog. So, maraming salamat sa inyong pananood. I hope, sana makatulong sa inyo kahit po paano. Kung kailangan nyo ng tanong, kung gusto nyo magtanong sa akin, walang po kayong mahihiya, mag-comment lang po kayo sa aking vlog para po kayo ay aking matulungan. So hanggang sa muli, maraming salamat. I hope you enjoy the video. Don't forget to subscribe. Bye-bye!